Hi guys! Welcome to my vlog! Ayan, for today's video guys, samahan nyo akong ipakita ko sa inyo ang lugar na kung saan ako nagtatrabaho na hindi kami nakabasa-basa makarating dito dahil sa sobrang baha pa. May mga area kasi na super ang taas pa ng baha. Kaso lang guys, kanina hindi ko mabidyuhan dahil nga hindi kami makadaan sa mismong may baha. Sana naipakita ko sa inyo, kaso lang talagang ang hirap magvideo sa lugar na, na may mga baha pa. Pero kaya naman kami nakarating dito sa lugar kung saan kami nagtatrabaho dahil nagtaxi kami ng Twice. Nagtaxi kami ng kasama ko ng Twice para lang talagang siguradong makarating kami dito sa aming trabaho. And which is, ako lang rin po ang nagbayad. Pero okay lang dahil nilibre naman ako ng aking kasama sa paulam. Ayan, so hindi ko maipakita sa inyo kasi medyo malayo. Medyo malayo ng konti kung lalakarin ko papunta doon. And nandito ako malapit sa aking work. So yun ngang mismong dinadaanan ng bus napapunta dito sa amin, sa workplace namin, is hindi pa talaga makadaan and wala pa talagang madadaanan. Dalawang taxi po ang sinakyan namin and dalawang taxi din ang nagsabi na close the road dahil makikita naman sa location na kinoclose nila ang road pa dahil nga sa mataas pa na baha. Kung alam nyo lang guys, siguro yung tangkat ko is 5'7", 5'9", ganyan. Ang tangkat ko is 5'9", siguro almost 6 foot pa ang baha na dinadaanan namin papunta dito. Sa mismong ilalim ng flyover na may tulay, doon talaga ang pinaka mataas pa na baha. So nandito na tayo, medyo mainit na ng konti and tawag niyan. Basta doon banda sa hinihintuan ng bus namin. Kung nakikita niyo na palagi ako nagba-vlog na meron akong hinihintuan doon na bus, doon mismo mataas pa ang baha doon. So hindi kami makabasa-basta punta dito or di kami makabasa-basta makababa doon ng bus dahil wala kang bus na pumupunta dito. So dapat nga susurrender na kami na hindi pumunta dito. Dapat nga isusurrender kami hindi pumunta dito dahil nga medyo namahalan kami sa taxi and ako lang ang magbabayad sa taxi kasi nga palibre ko na rin yun sa kasama ko sa work. And then tawag niyan, yung kasama ko gusto na lang sanang umuwi. Gusto na lang yung sanang umuwi kasi nga nahihirapan nga kami and baka masayang lang daw yung pamasahe namin tapos hindi kami makakapunta dito, hindi kami makakarating. Sabi ko naman, mag-hope lang tayo, magtiwala lang tayo na makakarating tayo doon kasi kahapon nga hindi rin kami nakapasok dahil yun na nga pahirapan ang pagsakay namin papunta rito. Bus at saka metro. Ang metro guys is iisa lang yung way niya. Iisa lang yung way niya so hindi kami makakapunta talaga ng basta-basta dito. And ang aming tawag niyan, ang aming metro train is problemado pa talaga siya sa daan kung saan papunta dito sa aming work. And buti na nga lang ngayon is medyo mainit-init na ang panahon and sana masipsip na ng init yung tubig kahit papaano, kaya yan, tingnan yung alikabok dahil yan sa mga buhangin na nagkalat dito sa daan. And tingnan nyo, ayan may mga nakaabang na naghihintay ng bus. Wish their luck na makasakay sila ng bus ng mas maaga dahil as far as I know na walang bus papunta doon. Kasi kami nag-try talaga kami maglakad na medyo malayo, medyo mataas na lakad and super napawis kami. Kaya sabi ko pagdating ko talaga sa salon, which is eto din yung salon namin, ayan, yung AJ Salon.
sabi ko pagdating talaga ng salon namin is magja-dry talaga ako sa katawan ko and magbubuhos ako ng perfume para sa aking katawan dahil namaho tayong bakulaw, namaho tayong init. And tingnan nyo guys, ayan, naglalakad na sila, nag-start na maglakad yung mga tao na nandoon na. So this eto mga grupo na yan, maghihintay sila ng himala na maka na merong bus na dumaan. Ayan. So tingnan nyo yung parking lot is medyo tahimik pa. Wala kasi walang hang masyadong gumagala. Dahil nga may mga crossroad talaga na sarado pa. And tingnan nyo na rin naman ang mga sasakyan na dumadaan. Konti lang ang sasakyan na umaandar, tumatakbo dahil nga ayun, wala talagang madadaanan dahil may mga part talaga na cross road. And alam nyo yun, nakikita nyo yung parang may signboard. Yung parang may signboard ito. Ang dami doon na mga natumba na mga signboard. Hindi ko alam, bakal pa naman yan. So, kaya naku-close road siya dahil din sa mga ganyan na may mga part na daan na natutumba. And kaya hindi talaga makadaan yung bukod sa mataas ang baha, meron mga ganyan. So, hindi natin alam na lumalangoy na yung mga sasakyan. Meron ding mga ganyan. So, delikado. Delikado. I think nakikita nyo na rin naman sa mga balita dyan sa Pinas. Like sa Channel 7 or sa TV Patrol. Nakikita ninyo, nababasa nyo kung gaano kalakas ang ulan na idinulot namin for the first time since I was here in 2011. For the first time naming naranasan yung ganun kalakas na ulan, ganun kalakas na hangin. So parang alam nyo sa isip namin na first time nangyari to, first time naging ganun kataas ang baha, first time talaga na ilang araw kaming walang pasok. Kasi usually before na mga ulan nakakapasok kami dahil kahit malakas ang ulan, kahit may baha, pero hindi ganun umabot na ang taas ng baha, as in talagang na close road lahat ng daan, which is naganap siya before like 3 months ago 4 months ago. Pero kahit papaano naman, hindi lahat ng road is na close. May mga part lang talaga, pero mas malala talaga ito. Mas malala talaga tong dumaan na bagyo. Ay, hindi siya matawag na bagyo. Mas malala tong dumaan na ulan. Hangin na pinakamalakas. And tawag niyan, hangin na pinakamalakas, ulan na pinakamalakas, mataas na mga baha. As in talaga, kung lalabas ka, to be honest guys, meron daw namatay na 3 Pilipino. And yung 3 Pilipinong namatay is yung 2 na suffocate. Nasuffocate siya dahil nga doon na sila sa sasakyan nakatulog dahil nga hindi sila makago dahil sa baha. Napakasobrang taas ng baha. Eh yung isa naman, sa pagkakaalam ko at nabalitaan ko lang ha, but I'm not sure exactly, nabalitaan ko na ano siya, nakuryente siya sa mismong paglalakad niya sa daan. Kasi as you can see here guys, wala pong mga poste dito ng mga ilaw or mga kuryente. Wala mga poste dito ng mga kuryente. Kasi lahat po ng kuryente is nasa ilalim po ng lupa. Nasa ilalim po lahat ng lupa ang mga kuryente dito sa Dubai. Wala po mga poste dito. So, pag umuulan talaga, nagde-declare talaga na stay at home lang talaga kasi napakadelikado talagang maglakad. Napakadelikado talagang maglakad sa daan dahil hindi mo alam, baka may grounded na ang daan na paglalakarin mo dahil sa baha. So hindi talaga may iwasan, lalo na tayong mga Pilipino. Lalabas at lalabas talaga tayo dahil sa mga pangangailangan natin sa bahay, sa mga needs natin sa pang-araw-araw. Biro nyo guys, 3 araw na walang trabaho. 3 araw na super baha.
Until now ha, until now Friday, meron pa rin mga area na hindi napapadaanan dahil sa mataas pang baha. Kahit sa amin today, dapat nga hindi kami papasok. Hindi kami papasok sana today kasi napakalaki talaga ng taas ng baha. So, since wala kaming super bored na kami sa bahay, na naka-stay lang sa bahay, minabuti namin na kahit magbayad na kami ng taxi or mamahalan mo kami sa taxi, basta makapasok lang kami today dahil wala talaga, as in talagang bored na kami. And tapos ang pinakamalala pa guys, wala kaming kuryente sa bahay. Nakikipag ano lang kami, buti na lang kamo is meron kaming power bank. Meron akong power bank kaya nakakapag internet pa rin ako dahil nagpapaload ako ng parang internet data ko sa aking cellphone. Pero wala kaming aircon, wala kaming wifi. So ang hirap magtulog dahil sa sobrang init ng bahay namin, ng kwarto namin, dahil nga walang ilaw, hindi pa kami makapaglaba. So anong gagawin namin sa bahay kung mag-i-stay lang kami? Tapos yung mga kasama namin that is nag-i-enjoy sa trabaho nila or may trabaho sila. So parang ang hirap mag-stay ng bahay na wala kang ginagawa. So kaya sabi ko sa kasama ko, which is ang kasama ko is sumusurrender na gusto niya lang sanang umuwi dahil nga wala rin daw siyang pera na pamasahe pang taxi. Sabi ko naman, ako na lang ang mamamasahe, basta makapasok na tayo at makarating lang tayo dito sa aming trabaho. Hello, te. Hinihintay mo. Anak, sinabihan ko na si Rose na mekaniko. Nagsira yung ano nyo? Ayan, may isang kabayan dito na nasiraan sila ng sasakyan. So, may kinokontak na silang mekaniko. So, ayan, pabalik na tayo sa ating work dahil baka hinahanap na tayo. So, thank you guys for watching. Thank you. I love you all. Bye-bye. Bye.